Kita ko sa inyo kung paano pa magagamit ang iba't ibang parts na to sa ibang useful na bagay. So sige, simulan na natin mga ka-recycle. Ito yung mga used face mask na nilabhan ko na. So ibig sabihin, to begin with, malinis na siya. Yan. Pero as I've said, hindi natin to gagamitin para i-face mask ulit. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung mga garter nito. Ganyan. Ngayon, itong mga garter na to, pagka naipon na natin, ilalagay natin siya sa isang lalagyan. Halimbawa, ito. Ayan. Ito yung lalagyan ko ng mga puting garter. Ito yon. Diyan ko siya nilalagay. So, ngayon, halimbawa naman, itong mga itim naman na face mask, yung 3D mask, mas madali kasing tanggalin ang garter nito dahil mas malambot siya compared dito sa mask na to. Mas maapit yung kanyang garter, kaya ang hirap tanggalin. Pero ito, pwede mo nang tanggalin ng sabay. So, ito naman, mga itim na garter, dito ko naman siya nilalagay. Makarecycle. Ito ko siya nilalagay. Yan. So, dito yung white, dito yung black. Yan, dinatanggal na natin yung mga garter, guys. So, susunod natin gagawin, natanggal na natin yung garter, ilalagay din natin siya sa isa pang lalagyan. Ayan. Dito naman, sa niready kong tissue box. So, instead na tissue, dahil naka-roll naman yung tissue na ginagamit ko, so dito ko na lang muna siya ilalagay. Ayan. Kasi guys, itong mga pinakakatawan ng mask na to, pwede natin siyang gamitin pa muna sa lamesa, o kaya kung halimbawa may tubig na natapon, pwede siyang ipamunas-punas kung wala tayong mahagilap na basahan. Ito na lang muna for the meantime, kasi may mga face mask naman na very absorbent yung front part nila. Yung pinakaganito nila, sobrang absorbent. Doon yun sa mga mask na halimbawa ganito. Itong mask na to, yung pinakaharap niya, itong part na to, absorbent to ng tubig. Kaya kung may papatak sa lamesa, pwedeng ipamunas na lang muna natin ang lamesa. So yun na guys, nailagay na, kuha na natin yung mga garter, hindi na kuha na rin natin yung mga katawan niya. Ang last na lang nakukuhin pala natin guys is yung matigas na part sa loob niya. Ito yung pinaka parang bakal na ginagamit, manipis na bakal lang. So ito yun. Ito ngayon, nakakuha na tayo ng madami. Actually kasi sobrang tagal ko na rin itong ginagawa. Since 2020 ko pa ito ginagawa. Marami na akong nakuhang ganito. So ito na nga yung naipon ko guys. Ito na siya, ipapakita ko sa inyo. Ayan na lahat. So ngayon, ito, hindi siya magsinghaba. So dapat yung mga mahahaba lang, dito siya. Itong maliliit, dito ko naman siya nilalagay. Ngayon, uunahin kong i-discuss sa inyo paano i-recycle yung mga garter. So, yung garter, ganito muna ang ginagawa ko. Yan. Itong mga garter na ito, gagawin ko dito guys, bubuhulin ko siya. Pagkabuhol ko sa kanya, di parang magmumukha siyang gumawa guys, diba? Kasi nabuhol ko nga. So lahat ng ganitong naipon ko guys, bubuhulin ko siya lahat. Itong mga to. Itong mga hindi pa ito nabuhol, pero marami na akong nabuhol. Yan, halimbawa ito. Ito yung mga nabuhol ko na. Yan. Gagawin ko parang literal na goma. Pag-aano-anihin ko siya. Pagsasama-samahin ko. Ito, ganun. Parang literal lang na ito. Mapapadamihin ko siya. Kasi guys, kapag maraming na ito guys, pwede natin siyang gawing jumping rope. And jumping rope sa mga bata, panglaro nila, or sa ating mga matatanda naman, yung jumping rope is pwedeng pang-exercise yan. Pag maraming na tayo na ipon na ganito, makakapuo na tayo ng jumping rope. Pero ito, guys, itong ginawa ko, tigda dalawa ang gagamitin ko. Tigda dalawang parang goma. Dodobling ko para medyo makapal siya. Tigda dalawa. Ngayon ito, hanapan natin ang kapartner sa dalawa na. Yan. Mas
sa, kunyari, ito na last na to. Yan. Kasi may nagawa naman na akong finished product. Ito yun. Ito yun, guys. Ito kasi, single file lang to. Medyo ano pa siya, yung hindi pa ganun katibay. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, ano, mas makapanda version ng parang siyang pinuot na ginawa ko kanina. Ito na yun. Ito kasi, itong kanina, ito yung tinatawag ng single file. Kasi kaya ko siya tinawag ng single file. Isang pahaba siya. Ngayon, yung ginawa ko, itong isang pahaba na to, ginawa ko siya ang tatlo. Nung tatlo na siya, ito na ang kinalabasan niya. Ito na, mas kumapal na siya. So ito single file, ito naman, 3 file na to. Kasi kaya ako naman siya nabuong ganito. Kasi tinirintas ko siya. Ngayon tatlo na siya, pinagtabi-tabi ko siya. Tapos tinirintas ko siya, and then ito na ang kinalabasan. Kasi kaya ko siya tinirintas para mas makapal siya, hindi siya madaling masira. Kasi nilagyan ko na lang ng pampatigas sa gitna. Para stable siya pag ginagamit ng jumping rope. Kasi nakikita ko naman talaga, yung mga jumping rope, pampatigas naman talaga sila sa gitna. Para hindi siya humampas kung saan-saan direction, naka-stable lang siya sa gitna. So, ayun na guys, yung summary is, ito single file and then ito, tatlong file to para mas matibay. So, sa next video ko guys, i-discuss ko naman sa inyo kung ano pa yung ibang gamit ng garter. Kagaya nitong puting garter na to. Nasusunod na video ko sa part, papakita ko sa inyo kung paano ito magiging napakagandang ipit sa buo. Okay guys, yun na muna mga ka-recycle. Thank you.